Hello mga Katden lovers and Katden followers. Narito na ang pinaka-positibong balita patungkol kay Katrina at Alden Richards. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy, of course, sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, kang lahat ng mga legit na nagmamahal sa ating pong Katden, sa lahat po ng sa channel na ito, and as well as sa ating pong mga source, ano, salamat po sa inyo pong palagi ang panonood. And for today's video, ay nakarating na nga po ng payapa at ligtas itong si Alden Richards doon po sa Iloilo, at narito ito pong ilan sa mga photos na talaga namang hindi po nagpakabog ang Iloilo, no, sa pagtangkilik po sa Katden. Grabe po ang kapunuan, parang kinakabog po yata ang ilan sa mga itong mga malls dito sa Maynila. Hindi sila nagpakabog sa sobrang dami. So nasa na po ba yung mga bashers na nagsasabing hindi raw dudumugin ang Katden, no? Ito na po yung mga ebidensya. Para silang magko-concert, parang concert ni ano, ng isang international artist, ang PEG. Ganon po katindi. At marami nga po mga nag-usap-usapan sa social media na bakit talagang nagtataka yung mga ano, yung mga drivers, 'di ba, na talagang pumupunta sa lugar na ito dahil sobrang dami ng tao. At syempre hindi po natin mapipigilan 'yan na suportahan ang Katden. Ganon po katatag at ganon po kalakas ang Katden. Kaya po yung mga bashers ng Katden ngayon, medyo nagtatago sila. Lalo-lalo na yung mga nagbabad comments patungkol sa Katden na hindi pa nagsisimula yung movie, sinasabi nilang flop daw. Diba? Nasaan na sila ngayon? Wala. Nga sila ngayon. And that, for that, eto naman, no, dahil talagang ang dami pong paayuda ngayon ng Katden sa part po ng kanilang papromo. Napakarami nilang mga inaamin sa publiko. Nakitang-kita natin talaga na yung 100% na komportable na talaga sila sa isa't isa. Alam nyo yun, na hindi mo mararamdaman sa isa't isa na iilang sila, hindi mo makikita sa mga mata nila na ayaw nilang isa't isa. Biruin mo, ang pinaka-iconic dyan, magkaibigan lang sila pero araw-araw silang nagkikita. Sino yon? Ano yon? At the same time, isa rin sa mga kinakiligan, kasi kagabi kumalat po yan sa social media, kung saan si Alden at si Catherine ay part pala or isa po sila sa mga front magazine ng Metro. At sinabi nga na medyo malayo-layo ang mararating nito pong Katden dahil ang title po ng kanilang magazine is Run Away. So marami pong meaning ng run away. Maaaring mag-run away sila sa mga negatibong sinasabi sa kanila or mag-run away to go to their future. Ano ba yung future nila? Parang they are starting to go to their road to forever na ba to? Ay nako, marami na naman magagalit sa comment section yan, ano? Pero kitang-kita po natin sa mga photos and videos na ito, nakikita natin na talagang si Miss Catherine, kaya niya na na dumikit kay Alden, kaya niya na na humawak kay Alden ng walang pretentious, yung all out, yung walang reservation, yung alam niyang wala na siyang kailangan pangilagan pa. Diba? So, ito po yung pinaka talagang masasabi natin na all out na talaga ang Katden sa pagpapakita po ng kanilang totoong nararamdaman, yung totoo talaga na relasyon nila. Although marami po silang sinasabi that they are friends, but close friends. And 'di ba kung nagkakumasa nga sila doon sa kanilang test, kung closeness test, so 100% na dito kay Soy T, dito naman kay Miss Catherine, medyo pa demure pa siya, 87%, pero araw-araw nagkikita. Ang nakatuwa pa dito, talagang sobrang punong-puno ang schedule ng Katden, kasi hintayin din po natin yung kanyang interview with Miss MJ Marfori. Pagtapos kay MJ Felipe, MJ Marfori naman ang PEG, no? Yun po yung mga aantay natin. At talagang sasabak talaga sila sa napakaraming promo, kasi ilang tulog na lang ay magkikita-kita na po tayo sa sinihan, ano? At mapapanood na po natin yung very iconic at very historical film of the year na Hello Love Again. So makiselebrate tayo for the love. And for that, narito naman po ang ilan sa mga positibong komento po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Unahin po natin ang komento mula kay Mami Shee Michelle. For career reason kung bakit hindi
sila nag-confirm sa relationship. Kasi usually, if maugnay ang lalaking celebrity sa babae ring celebrity, proven na yan na magsasuffer ang career ng lalaki. Alden's career is really blooming these days and afraid siguro sila na mawala ng market si Alden. Proven na yan with Vilma and Bobot, Nora and Tirso at kahit kay Kat at Daniel. Ang career ng lalaki most of the times ang nagsasuffer, I think even their relationship. Mag-advise yan from their management in order to protect their career. Kaya what you see is what you get na lang talaga. You know kasi pag nagkadikit na sa love, team ang, alam mo, nagigets ko yung sinasabi ni Ma'am Chi Michelle. I got what she wanted to say, no? Sabi niya, pag nagkadikit na sa love team ang pangalan mo, mahirap nang malabo ang career mo outside sa love team. We have to learn na lang sana na if it is them sa personal life, hiya na lang natin at supportan na lang natin kung kanino man sila itatambal na artista in the future. Basta in real life, steady lang sila. May karera pa kasi silang pinoprotektahan. Kaya under advice yan sa management, alang-alang sa ikabubuti ng career. I understand. This is really one of the most perfect comments that I received, no? Kasi totoo yan na dito kasi sa Pilipinas, sinasabi po nila na kailangan daw magkarelasyon ang isang love team para magtagumpay. Kaso nga lang sa dito po sa ano na to, sa punto na to, parang magkaiba kasi silang network eh. So there is a possibility that Catherine Bernardo and Alden Richards ay maipartner nga sa ibang mga love team. So para po mapangalagaan nila kung ano man po ay maprotektahan kung ano man po yung kanilang pagkakaunawaan, mas maganda po talagang ganito, no? Sabi naman po ni Ma'am Miss Dayan Calpostura, sabi niya, have a blessed Thursday, Miss Dars, sa lahat ng katden at mga viewers mo. Alam mo, Miss Dars, napanood ko ang media kahapon sa live. Grabe, pag-aalaga talaga ni Alden. I think no need na umamin sila. Kitang-kita sa body language nila at mahuhuli rin sa mga sagot nila sa interview si Tisoy or Soy T. Feeling ko, gustong-gusto na magsabi o aminin para di na siya makapagtago. Ay kaya si Kat ay sumasalo na sagutin ang tanong, Kat, as not ready yet. Yan ang feeling ko. But if makikita niya, di tayo bulag, di tayo pinanganak ngayon. Kahapon, patunay na rin na si Mami Minis is BFF niya si Trina nang i-post yung pic ng dalawa sa Canada. May something na talaga. Maybe after maipalabas ang HLA, baka aamin sila. If not, bigay natin sa kanilang privacy nila. Basta alam natin na sila na yung past talk with ni Boy Abunda, ni Manderecho sinagot ni Alden. But if you read between the lines, mababasa mo na sila na. At yung mga interviews nila, Miss Dars, now madami ako napapanood. Baka leave ako sa work, happy. True, alam niyo po totoo yan. If you're going to read between the lines and at the same time, kung i-observe po ninyo yung kanilang mga gestures, makikita nyo po eh, talaga eh. Sabi niya, may something na talaga. Maybe after, yun sabi niya, mag-work, maglilib ako sa work for Kat and Alden. Let's just support them. HLA will gonna make it into the top in the Philippine movie. First historical movie Philippines. Thank you, Miss Dar, sa pagmamahal sa Kat din at sa aming mga viewers mo sa pag-update mo sa amin sa Kat din. Ayan. Thank you so much, Ma'am. Alam niyo po, nararamdaman ko yung saya ng puso niyo ngayon na nakikita natin yung mga positive news about them. Diba? Talaga makikita mo talaga na si Catherine at Alden, grabe yung impact nila sa lahat ng mga kat din. Grabe yung pagmamahal na ibinibigay sa kanila kasi ganun din sila magmahal sa mga fans po nila. Lalo-lalo na po yung mga talagang gusto magpa-picture, gusto silang makita, gusto silang malapitan. Hindi nila ipinagdadamot yun. Alam niyo, ngayon lang ako nakakita ng mga artista na tawagin mo, lilingon at kakaway pa. Ganon sila kasi binibigyan nila ng importansya yung mga fans because they believe that for without all of you, without all of us, hindi rin naman sila magiging on top eh kung walang sumusuporta. But because of dun sa good karma na ginagawa nila, lahat ng positive things bumabalik sa kanila, diba? Sabi ni Ma'am Shilene Banting, pareho tayo ma, malapit lang din po ako sa SM Caloocan, pero sana kaya gagawin yung stage doon, mapuntahan ko na kasi yun eh, liit lang yun, mga space eh, kung maraming tao mapupuno yun agad. Actually, totoo, ang alam ko kasi parang bago lang tong SM Caloocan, kung hindi ako nagkakamali ah, pero kasi ang alam ko parang same po ba yung SM Caloocan tsaka SM Sangandaan, parang ganun. Pakisagot po, Ma'am Shia. Sabi naman po ni Panatag Shoal, huwag umasa sa mga cut din for promo lang. Papakilig ng dalawa, madidisappoint lang tayo.
Ayun ako. Alam nyo, kung yan po yung iniisip po ninyo tungkol po sa Kat Din, let it be. Kayo po yan eh. Decision nyo po yan. Basta kami, naniniwala kami kung ano man yung nakikita namin. Sabi ni Miss Annabel Garde, hello Miss Tarets, ang daming ng mga artista nakakilig dyan sa Labubo na yan. Nakahihilig sa Labubo na yan. Nakikita ko din yan kay Marian at Heart. Alden is so sweet talaga, thoughtful. Yes, no need na tanungin kung naniligaw si Alden. It shows naman, tingnan mo late na pala, pero di pa ako tapos. Sign up na ako Miss Tarets. Good night and thank you. Thank you, ma'am, si Annabel Garde. Ito yung mga nagpupuyat talaga, grabe. And sabi ni Miss Lodivina Alano, hello, so lovely mo pala, Darrens. Thanks sa care mo sa idol natin. More power sa'yo. Love you, Kat Din. Thank you, ma'am, si Lodivina. God bless po sa inyo. And Miss Maria, Mariel Monde. Mariel Mondeno Doming. Yung pangalan niya. Yung pag-aayos lang ni Kat Din sa hikaw ni Kat, grabe ang concern na. Tama. Sabi ni Mr. Dan, ay grabe, maghapon na lang nanonood ng mga ganap sa Kat Din. Sayang blackout sa amin kagabi, kaya nakatulog na maga kasi lang wifi. Di ako nakaabot sa live mo, Ma'am Dar. Talagang ano, no? Talagang grabe. Parang ginagawa na talaga natin itong ano, bisyo, diba? Pero ito naman yung bisyo na hindi ka ma-harm. But, nagiging happy ka, diba? Matutulog kang happy. Kaya ako, alam nyo, very choosy ako when it comes to giving updates, eh. Kasi gusto ko, lalo na yung mga OFW, bago kayo matulog, masaya kayo. Ayoko ng mga negatibong balita. Kasi gusto ko masaya kayo. Sabi ni Miss Elizabeth Agusin, hello, Miss Tarets. It's me again. Wow, kilig to the bone talagang Kat Din. Buo na naman ang araw ko dahil talagang kitang-kita ng ebidensya na sila na nga. Thank you, Miss Darrell, sa info everyday dahil sa pagpapasaya mo kaming lahat. Kat Din forever. God bless, Miss Darrell. Alam mo, hindi lang po kayong sumasaya, pati ako. Once na nakakita po ako ng mga positive news about Catherine and Alden, yung mga magagandang nangyayari sa kanila, pati ako sumasaya eh. Kung meron lang CCTV camera sa bahay ko, makikita niyo po kung gaano ko kasaya. Lalo na nung nakita ko po yung Metro Magazine. Grabe. Sabi, sobrang saya ko. Parang ako'y manager ni Kat, ng Kat Din. Sabi ni Miss Mary Jane Glass, true, mukhang sila na the way na kumilos at kung magkasama sila, lalo na si Kat, napaka-natural at naka-express niya yung sarili niya na hindi nag-aalangan magsalita. Sila na talaga, sabi ng, nila ng ebidensya, pastok, katangian ni Kat, maalaga, katangian ni Alden, maalaga din. Pag magkasama sila, fun. O, diba? Doon palang may compatible. Sabi ni Miss Madeline Kagiwa, same po tayo, pagbukas ko ng FB at YouTube ko, Kat Din agad ang hanap ko. Kaya lagi ako napapatuto sa Kat Din. Kaya tungtuwa ako kay Catherine at Alden, pati ang lakas ng chemistry nilang dalawa. Bagay na bagay din silang dalawa. Go lang ng go, Alden. Huwag kang susukong hanggat di mo pa napapaya si Catherine. Good luck, Kat Din. Ayan, diba? Ganito tayo ka-positibo at ganito tayo ka-excited. Diba? At alam natin na Miss Catherine Bernardo deserve a better man. And Mr. Alden, for almost how many years siyang nag-aantay for the right girls na talagang makatagpo siya noon. And this is it. Diba? This is it. Para sa atin, this is it na. Final ano na to. Ito na yung endgame na tinatawag. And we are really happy, no? At makiselebrate tayo dun sa napakagandang nangyayari ngayon sa Kat Din. At sa mga susunod pa nilang proyekto. Pero kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Darrens TV. And also, I have my TikTok account which is Darrens TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone.